Boys. Boys. Hello mga ka-rules! Another day, another cake. Kamusta na kayo? For today's video, gagawa ulit tayo ng gender reveal cake. But this time, ibang paraan naman ang reveal ng gender ni baby. Order nga pala ito ng dating class advisor ng pangatlo kong anak na si Jet. Grade 1 teacher siya. And favorite ito na teacher ng aking anak. And then one time lang is nag-message siya sa akin para mag-inquire about sa gender reveal cake kasi nga alam niya na nagbe-bake tayo ng cake. Kakatuwangang kausap tong si ma'am, napaka-genuine. And at the same time, hindi siya humingi ng discount sa akin ha. Ako lang talaga mismo ang nagbigay sa kanya ng discount dahil kung alam nyo lang kung gaano siya kabait at kaasikaso sa mga estudyante niya, pati na rin sa anak ko. Naku, mapapabilib ka talaga. Ayan, kung napansin ninyo, yung second layer natin pataas, meron siyang butas sa gitna. Cookie cutter pala ang ginamit natin dito para mabutasan natin siya sa gitna. The reason behind that is nandyan natin ilalagay yung reveal ng gender ni baby. Bale, ang request sa atin is maglagay tayo ng blue sprinkle sa loob dahil ang gender ni baby is boy. So ang ginawa ko is pinagsama-sama ko lang yung mga blue sprinkles ko, silver and white para naman meron siyang accent. And then pinasok natin siya sa loob. And then yung pinakataas na layer natin, yung bilog na cut, yun yung pinantakip natin. Yung pinakababang layer natin, hindi na natin siya kinat sa gitna para naman malagyan natin siya ng chocolate filling and kahit papano, matikman and maranasan din naman nila yung chocolate na filling ng cake natin since ang order nila is moist chocolate cake. Ang size pala ng cake na ito is 5x4 and then yung size ng cake board natin is size 10. Kaya ganyang kalaki yung cake board natin kasi marami itong topper sa may side and sa may harap. And ayaw naman natin na mag-overflow yung design niya. Kaya medyo nilakihan natin yung cake board para magkasya lahat. And yung design ng cake na ito is based ito doon sa mga previous design ko na gender reveal cake. Medyo mabenta ito sa mga gender reveal natin kapag may nag-order sa atin. Bet na bet nila ito. Kaya every time na may mag-order sa akin ito, meron akong alterations na ginagawa per order. Kasi nga, mas prefer ko na unique talaga ang cake na makukuha nila kahit na meron tayong inspiration or pinagbasihan. And lalong-lalo na kapag kayong inspiration na pinila nila is isa sa mga cakes na gawa natin. Kung nakita ninyo kanina, color white lang yung pinaka-base cake natin and naglagay lang tayo ng padat-dat ng color blue and color pink. Tapos in-scrape natin sa cake para ma-achieve natin yung ganitong ombre effect. And then itong drip natin, as usual, pinaghalang white chocolate yan and whipping cream. Medyo nilamnawan ko siya ng konti para bumagsak sila lahat sa may bandang baba. And of course, yung ating OBB na topper, manual lang natin na ginawa yan. And then syempre, hindi mawawala ang ating mga ball toppers na blue, pink, and then silver and white. Tapos naglagay din tayo ng fondant na macarons dyan dahil nga same ito dun sa design natin previously. Ang ginawa ko lang dun sa mga fondant toppers natin is medyo vibrate lang natin ng konti yung colors nila kasi nga masyado ng light yung color ng cake natin para hindi siya boring tingnan. And mas maganda rin kasi kapag merong accent talaga yung color ng cake natin kasi yun yung nagbibigay buhay doon sa pinaka-design ng cake natin. So pinunulang natin siya ng mga bola. And kanina pala, meron ako nilagay na lollipop stick sa loob ng cake natin dun sa magkabilang side. Kasi nga since merong butas yung cake natin sa gitna, may tendency na humula siya or bumagsak, lalo na kapag matagal siyang nasa room temperature. Sinabihan natin si ma'am na meron tayong nilagay na lollipop sticks para alam nila kung saan sila magka-cut. So kung nakita nyo dun sa intro natin, nag-cut siya ng cake sa bandang likuran. At syempre, hindi mawawala dyan ang pangmalakasan natin mga dradgies na nagdadagdag kinang sa ating cake. So same color lang din, blue, pink, and gold. Hindi na ako naglagay ng white. Yung pinaka-white natin is itong sprinkle dust natin. Nag-send rin pala ng picture si ma'am after niya ma-slice yung cake. Ayan siya. O diba, bunggahan talaga siya sa loob. At ito na ang final result.
O diba, ang shala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!